Hello. So, ngayon madami nagtatanong about doon sa issues ni Suzuki Bergman 125 Street. And number one, ang natuklasan ko upon buying this scooter na yun na nga, yung sa T-post issue niya. So, mayroong mga alog-alog pero naayos ko na. And pakita ko sa inyo kung paano ko siya inayos. So, yun na siya. Ito. Pero bago lahat yan, intro muna ha. Let's go! Wala po akong intensyon na manira ng brand or dealer. Nais ko po lamang i-share sa inyo ang kadalasang issue na nakita namin sa motor na ito mula nung nabili namin to. So sit back, relax, and enjoy the show. Okay, so ang mga key points, mga kailangan tanggalin is either on your way. Kung an, kita pala ako dun. Ito, allen, yan, kailangan nyo tanggalin yan. Tapos yung allen din dito. So, equally, kailangan ninyo ng set. Alright? And after matanggal nyo na ito, meron dito. Ayan, sorry, ito pala. Ayan, kailangan nyo rin tanggalin yan. And sa kabila. So, it's up to you guys. Kasi ako, ito, tinanggal ko to. Mamaya pa pakita ko. Tinanggal ko to. Pati yung speedometer, tinanggal ko yun mamaya. And let's do this. So yun guys, kung natanggal na yung windshield, natanggal na rin dalawang allen dito. So kung paano alisin to is just atakan nyo lang to. Itong part na to, kasama tong chrome, pati ito, kasama yung logo na yan. Atakan nyo lang pababa. So yun na, pull it out. Labas na yung harap nyo. Next is, naman. Tanggal yan ng kanina. So, meron yung pin lock dito. Ang kailangan gawin is nakabalisin ito. Ano pa pala alisin ito? Meron pa palang screw. Yan. Yan. Pati yun. So, tanggalin nyo rin yun. There we go. So, after removing lahat ng parts, yan na. Yung aking kasi explained earlier, tinanggal ko to, pati ito. Yun nga lang, pahirapan siya tanggalin kasi, as you can see there, ayan. Ito ba? Ayan. Hindi siya allen type, kundi yan yung plastic na pinlock or clip-on plastic. So, madami, may mga clip-on plastic siya na mahirap alisin. And, baka kasi maputol. So, it's up to you kung gusto niyo tanggalin yan or hindi. And, ang kailangan nating pihitin is over there. Ayun, ayun guys. Kita ba? Wait lang. On ka ilaw. Yun. So, yan yung kailangang pihitin na part. Okay? Kailangan sumikip yan. So, ang pagsikip is clockwise. Pero unang-una, kailangan nyo muna luwagan. So, that's counterclockwise. Okay? Yan yung kailangan higpitan. Pag nahigpitan nyo na yan, okay na yan, Pops. Diba? So, higpitan natin. Nga pala, merong two ways yan kung paano higpitan. One way is dito natin higpitan, or merong special tool na pang higpit dyan. Yun nga lang, kailangan tanggalin to. Ito pati, andito yan, andito siya bande. So, andito siya mismo, kailangan din alisin ito, which is
tinry ko alisin dati, putik na yan. Ang hirap baklasin nito. Ang hirap tanggalin. Kasi, hindi nga siya basta-basta natatanggal. Walang like screw type parts like bolts or Allen types. Lahat yan, puro clip-on. So, yung mga naglalock na plastic like this. Yung mga, ang daming ganyan na lock-lock pa ng plastic. Mga snap-on lang. So now, I tried a lot of ways kung paano higpitan from this part. Wala, no choice. Kung sa'yo, balutan nyo na lang ng makapal na tela or leather or rubber something ito. Tapos tsaka nyo pukpukin. Pero dahan-dahan lang guys para hindi mabungi. Nakita nyo maayos yung pagpukpukan nina. Hindi pa siya bungi. Pinakita. Actually, napukpuk ko na yun. Kailangan ko lang i-adjust ulit. Kasi, as in, onti lang. Onting higpit lang. Parang may alog pa rin. As in, maliit na alog na lang. So, kailangan kong higpitan onti. So, dahan-dahanin nyo lang yung pagpukpuk. Tapos, para hindi madamage. Kasi sayang yung motor. And, yeah. It's up to you na. Ito, DIY lang to. I do not recommend this to all riders. Pero, this is my way. Kailangan dahan-dahan lang. Bubuhin na lang natin ulit. Bubuhin na lang. So there you go. T-post issue fixed. Para sa ating Suzuki Bergman Street 125. So mukhang hanggang dito na lang. Tatapusin ko na ang aking vlog. So sa lahat ng mga riders out there, stay safe and ride safe always. So this is me, Bakiran. See you on the next vlog. Babush!